Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawagan niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at susunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon ay pinagdiwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol at kahapon ay pinagnilayan natin ang isang katangian ng tupa. At ito ay yung familiarity with the voice of their shepherd, no? Dahil nga sila'y inaalagaan, pinakakain ng kanilang tupa, ng kanilang pastol, ang mga tupa ay nagkakaroon na ng familiarity with the voice. Nakikilala na nila ang tinig o ang sipol ng kanilang pastol. Kaya nga kapag tumawag o sumipol ang kanilang pastol, alam na nila kung sino ang kanilang susundan. Okay? Sa pagkakataong ito, ang ating pagninilayan ay yung sinabi ni Jesus na ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. No? Ako ang pintuan. Very timely yung gospel natin sa panahong ito na we are celebrating the 500th year of our Christianity in the Philippines. Ang taong ito ay isang jubilee year, taon ng kagalakan. At sa taong ito ay nagbibigay ang simbahan ng plenary indulgence sa sinumang papasok sa holy door, na sa holy door and in the state of grace. Holy door, na nagdalaga ang simbahan natin ngayon, ang dais natin ngayon ng pitong jubilee door, jubilee churches, na sino man ang pumasok sa pintuang itinilaga sa holy door ay magkakamit ng plenary indulgence sa sino mang papasok dito in the state of grace, no? O yung nagbalik loob na sa Panginoon at humingi ng tawad sa Kanya sa pamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo, no? At sinabi kasi ng Panginoon, I am the door. Ako ang pintuan. Kaya nga, bilang pagdiriwang nito ng ating ebanghelyo ay meron tayong mga holy door. At ang sinisimbolo ng mga holy door na yon ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ang pintuan na isinisimbolo ng mga holy door na papasukin natin, na tayo inaanyayahan upang pasukin at magkamit ng biyaya na magpapatawad sa ating mga kaparusahan, okay? Sa ating mga kasalanan. Tayo kasi bilang mga tao, pag tayo nagkasala, lahat ng ating kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan na kailangan nating pagdaanan.
Kaya nga po may purgatorio, no? Na doon natin pinagdurusahan ang mga sakram, ang mga kasalanan ng ating napagsisihan na at nahihingi na ng tawad. Pero doon pa rin tayo dadaan for our purification. Ganun pa man, sa plenary indulgence ay binibigay ng simbahan sa sino man papasok sa holy door in the state of grace ay mapapawi na ang parusa na kaakibat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Ibig sabihin, kung tayo mamatay, tayo papasok na sa kalangitan ng Diyos. No? Hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Sapagkat pinawi na ng simbahan ang kaparusahan na kakambal ng mga kasalanan ng nagawa natin. Kaya samantalahin natin, mga kapatid, ang pagkakataong ito na binibigay sa atin ng simbahan upang pumasok sa pintuan ng Panginoon. No? Si Jesus ang pintuan, yan ang sabi niya sa Ebanghelyo. At walang makakapapasok sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan ng pintuan. Walang iba kundi si Kristong ating Panginoon.